Good day po mga ka-sideline. For today's video po, ibabahagi po namin sa inyo ang isa pang paraan namin ng pag-bacterial flushing. Pero bago tayo magpatuloy mga ka-sideline, kung bago ka pa lang dito sa ating channel mga ka-sideline, baka naman pwedeng paki-click ng subscribe at saka ng all videos mga ka-sideline. Malaking bagay na po yan sa amin mga ka-sideline. At saka kung sa tingin mo nakakatulong ang ating video mga ka-sideline, paki-share na lang po ito sa inyong mga kilala sa social media. Hindi po ako magaling mga ka-sideline ha. Sadyang nagbabasa lang talaga, nagtatanong sa mga nauna, sa mga magagaling. And itong ibabahagi natin mga ka-sideline, hindi po ito gawa-gawa ko lang, kundi nabasa ko lang din ito sa ating mga nabibiling gamot. Hindi po ito isang sekreto, kundi recommended po itong gawin, lalong-lalo na sa atin na nagnanais na maging malusog ang ating mga alagang manok. So yun lang po, inuulit ko po, baka naman pa-subscribe tayo dyan. Maraming salamat po. So last time mga ka-sideline, ibinahagi ko sa inyo yung ginagamit nating gamot sa bacterial flushing. Itong gagawin natin ngayon mga ka-sideline, bacterial flushing pa rin ito. Pero last time kasi mga ka-sideline, sigurado na kasi ako na yung manok ko ay walang coccidiosis, walang foul cholera. So yung binigay ko ay Doxilac. Mas nakamura ako doon. Pero mga ka-sideline, kapag hindi kayo sigurado o naguguluhan kayo kung meron ba talagang sakit yung manok ninyo, meron bang coccidiosis yan, meron bang foul cholera, o meron bang sipon, meron bang halak. So itong gagawin natin ngayon mga ka-sideline ay swak na swak po mga ka-sideline. Medyo may kamahalan lang siya mga ka-sideline kumpara doon sa ating typical na bacterial flushing. Dito mga ka-sideline, maaring kung sa powder ka, maaring gagastos ka ng 60 to 70 pesos. Depende po sa inyong area. Kasi nakadepende po kasi minsan ang SRP ng mga gamot sa area ng ating manukan. And then mga ka-sideline, sa tablet naman mga ka-sideline, maaring sa isang manok, sa isang araw, gagastos tayo ng 30 pesos sa isang manok. Kasi dalawang tablet yung ibibigay natin mga ka-sideline. Again mga ka-sideline, itong sinasabi ko po sa inyo ay hindi po ito sekreto. Nakalagay po talaga ito para mas maging epektibo ang ating paggamot sa ating mga alaga. Pwede po natin itong gawin. Ginagawa namin ito ngayon mga ka-sideline. Lalong-lalo na sa panahon na paiba-iba yung panahon, wala tayong mga bakuna sa mga sakit na mga coccidiosis, wala tayong bakuna sa foul cholera. So yung bakuna natin ay sa NCD lang, yung clone vaccine lang, nakikita nyo sa vlog natin. So para sa amin mga ka-sideline, swak na swak ito. Yun nga lang, medyo mahal lang. Kasi dito, gagamit tayo ng Premoxyl powder at saka Sulfar QR. Dito sa mga gamot na ito mga ka-sideline, nakalagay talaga sa likod na for best result, give Sulfar QR in the morning and Premoxyl in the afternoon. So parehas lang yan sa dalawa mga ka-sideline, tablet or tawag nito powder. Parehas lang yan mga ka-sideline. Bigay tayo ng Sulfar QR sa umaga at saka Premoxyl in the afternoon. Parehas lang yan. Ang pinagkaiba lang mga ka-sideline ay mas maiinom ito ng mga sisiw, yung powder o yung medyo maliit pa. Yung mga ano na naman, yung mga malalaki na, 5 months pataas, so pwede na yan sa tablet. Kaya meron tayong powder, meron din tayong tablet. Pero mga ka-sideline, kapag gusto nyo lang talaga itong gamitin pang prevention, pwede naman itong powder mga ka-sideline, 3 days nyong ibigay. Huwag na yung tablet para medyo makamura tayo, medyo mahal kasi kapag itong tablet ang gamitin natin. Kung alam natin o sigurado tayong magbabacterial flushing lang tayo mga ka-sideline. Pero kung sigurista tayo mga ka-sideline, pwede rin naman tayong magbigay ng tablet. So, kapag ano kasi mga ka-sideline, kapag tablet, magagastos natin mga ka-sideline ay nasa, limbawa 3 days, isang manok, mga 90 pesos. So, meron kang 10 manok, so nasa 900 yan. Diba? Kapag magbabacterial flushing tayo. Kapag sa ano, kapag sa powder, medyo mura lang. Pagpalagay natin 60 pesos yung magagastos mo sa dalawang powder na meron ka ng Sulfar QR at saka Premoxyl. So, yan lang yung magagastos mo sa yung mga alagang manok. Kasi, ano naman yan, 4 na litro naman yung, yung isang sachet niyan. So, pag kasyahin mo lang yan sa 3 days, aabot yan ng 3 days yung powder. Kaya mainam na
powder na lang kung sigurado ka na gusto mo lang mag-bacterial flushing sa coccidiosis, sa fowl typhoid, sa fowl cholera, sa mga sipon, halak, yun, or sa iba pang infection. So, okay lang yung ano, yung powder. Dito mga ka-sideline, medyo matagal kasi itong na standby itong ano natin, J47. Kaya gusto ko lang manigurado. Yung binigay ko dyan ay yung tablet. Tablet na Sulfar QR sa umaga, and then sa hapon, alas dos, mga ganun, nagbigay tayo ng ano, Premoxil powder, Premoxil tablet. Yan po yung ginawa natin dyan mga ka-sideline. Medyo maganda kasi itong gamot na to kapag medyo nakakakita tayo ng iba't ibang uri ng kulay ng ipot. Siyempre kung treatment mga ka-sideline, ibang usapan na yun, hindi na yung 3 days. 7 days treatment na yung kailangan dyan mga ka-sideline. Straight, 3 days, bigay tayo ng gamot. Sa 4th day, plain water. Sa 5th and 6th, gamot. Ganun ang estilo kapag yung mga ipot ang problema mga ka-sideline. Kapag sipon naman yung problema mga ka-sideline, kayang-kaya yun ang Premoxil mga ka-sideline. Gawin lang natin yung declogging bago tayo magpainom ng antibiotic. Yung pinapainom natin ay Premoxil mga ka-sideline. Ginagawa natin yan mga ka-sideline para makondisyon yung manok. Hindi kasi makukondisyon ang manok kapag meron siyang sakit, meron siyang dinaramdam, kapag meron siyang kuto, yung mga external parasites, at saka meron siyang bulate. So napaka-importante ng mga bagay na yan mga ka-sideline. Yung bacterial flushing, yung sinisigurong walang sakit yung manok, sinisigurong walang kuto, sinisigurong walang bulate sa loob ng katawan. So, loob at labas dapat mapatay natin. Dapat rin mapatay natin yung mga sakit na meron ang manok. Para kapag nagturok na tayo mga ka-sideline, tatalab talaga sa katawan ng ating mga alagang manok yung ating tinuturok. Hindi masasayang yung mga B-complex na binibigay natin mga ka-sideline. So, yun, dapat combination talaga ng bacterial flushing, purga, ligo. Pagkatapos niyan ay magtuturok na tayo mga ka-sideline. Yun yung aming ginagawa dito sa aming bakuran. Kung gusto nyo pang masigurado talaga yung kalusugan ng manok nyo mga ka-sideline, lalo-lalo na kung gagawin yung breeder o gagamitin nyo sa breeding, pagkatapos ng bacterial flushing, purga, ligo, turok, mas mainam mga ka-sideline na sabayan din natin ng pagbabakuna yan mga ka-sideline para man lang tuloy-tuloy yung pagganda ng katawan ng manok. Kahit umuulan, hindi siya tatablan ng ganun-ganun na lang kasi nga bakunado. Hindi naman sinasabi na kapag bakunado ay hindi na magkakasakit. Ano lang mga ka-sideline, matibay lang at saka madaling gumaling kapag ginamot sa mga sipon. Yun lang kasi yung meron tayo, yung antay sa aratay, yung sa NCD. Kapag prevention, itong video na ito mga ka-sideline, maganda to. So yun lang mga ka-sideline, maraming salamat sa panonood mga ka-sideline. Uulitin ko, medyo magastos tong ganitong bacterial flushing mga ka-sideline, pero napaka-inam na gawin ito kapag gusto nating maniguro. Premoxil tablet at saka Sulfar QR tablet, or Premoxil powder at saka Sulfar QR powder. Yun lang po mga ka-sideline, maraming salamat sa panonood mga ka-sideline, maraming salamat po kasi nandito kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga ka-sideline, God bless po sa inyong lahat.